Kamusta mga ka-jobol? Ang pelikulang pag-uusapan natin ay may title na Big Brother. Ito ay tungkol sa isang guro na laging binabaliwala ng kanyang mga estudyante. Kaya naman gagamitin niya ang kanyang karanasan bilang sundalo. Upang itama ang mga mali sa pag-uugali ng mga estudyanteng pasaway na may mabibigat palang problema sa kani-kanilang buhay. Nagsimula ang kwento ng mag-apply si Henry na dating sundalo, bilang isang guro sa Takshi High School. Sinabi ng principal na tatanggapin lamang niya si Henry, kung papayag ito na maliit lang ang ipapasahod sa kanya, pero mahaba ang oras ng trabaho. Sinabi ni Henry na walang problema sa kanya yun, kaya naman sinabi ng principal, natanggap na si Henry at magsisimula na siyang magturo. Kinabukasan, pagpasok ni Henry sa classroom ay binabaliwala lamang siya ng mga estudyante. Merong nagchichismisan, may tumutugtog, may nagme-makeup, at meron pang nagluluto. Habang nagpapakilala si Henry ay tuloy pa rin ang mga estudyante sa mga ginagawa nila. Kaya upang makuha ang atensyon ng mga ito, ay kumuha si Henry ng goma at isang chalk, at tinira niya ang sprinkler. Kaya nabasa lahat ng mga estudyante at napatingin sa kanya. Sabay bigkas ni Henry ng mga salitang "Welcome to my class!" Pagkatapos ng klase, ay nagpunta ang limang pasaway na estudyante sa isang kwarto ng eskwelahan upang mag-yosi. Pinag-uusapan nila ang bago nilang teacher na si Henry, at sinabing hindi ito tatagal sa kanila ng 5 araw. Kinihintay ng mga estudyante na pumasok si Henry dahil naglagay ang mga ito ng patibong. At nang buksan ni Henry ang pinto, ay madali niya itong nailagan, na ikinagulat ng mga estudyante. Dumating naman ang representative ng Department of Education upang kausapin ang principal. Napansin ito na nagsisigawan ang mga estudyante sa klase ni Henry. Sinabi ng representative na ititigil na nila ang pagpondo sa eskwelahan sa susunod na taon, kung kakaunti pa rin ang estudyanteng papasa sa darating na public exam. Nagpunta naman sa kantin ang 5 pasaway na estudyante ni Henry, at tinisod ang isa sa mga ito kaya nagkaroon ng malaking gulo. Dahil sa pangyayari, ay sinabi ng principal kay Henry na ma-expel ang mga estudyanteng sangkot sa kaguluhan. Kaya agad umalis si Henry upang hanapin ang kanyang mga estudyante, at nakita niya na nagkakagulo pa rin ang mga ito. Inawat ni Henry ang mga estudyante, at sinabing bibigyan pa sila ng isang pagkakataon upang hindi ma-expel kung sasagutan nila ang form. Pero 4 lang ang kumuha at mas pinili ni Jack na huminto na lang sa pag-aaral. Binasa ni Henry ang mga sinulat ng estudyante sa form, at doon ay nalaman niya kung bakit nagiging pasaway ang mga ito. Si Gordon ay isang Pakistani na naninirahan sa Hong Kong. Bata pa lamang siya ay mahilig na siya sa musika, pero dahil iba ang kulay niya ay madalas siyang pagtawanan at inaasar na terorista. At ang tanging niyang gusto ay makilala sa mundo ng musika. Ang tatay naman ni Gladys ay gustong-gustong magkaanak ng lalaki. Kaya simula nang isinilang ang bunso niyang kapatid na lalaki, ay halos hindi na siya pansinin ng kanyang tatay. Kaya lumaki si Gladys na sinisisi ang kanyang sarili kung bakit hindi siya ipinanganak na lalaki. Si Chris at Bruce naman ay magkapatid. Bata pa lamang sila ay iniwan na sila ng kanilang ina upang sumama sa ibang lalaki. At dahil doon ay naging lasenggo ang kanilang tatay, at tila walang pakialam sa kanila. At pangarap nila ay kumita ng pera, upang maalis na sila sa poder ng tatay nilang nawala na ng pag-asa sa buhay. Matapos mabasa ni Henry ang sinulat ng kanyang mga estudyante, ay kinausap niya ang principal upang bigyan pa ang mga ito ng pagkakataong makapag-aral. Sinabi ni Henry na dapat ang mga guro ay hindi basta-basta sinusukuan ang kanilang estudyante. Pero nagmamatigas ang principal, at sinabing kailangan ng mabawasan ang mga pasaway sa eskwelahan nila. Pinanindigan ni Henry ang kanyang mga estudyante, at binasa ang motto ng eskwelahan nila na nasa likuran ng principal. Na ang sinasabi ay lahat ay maaaring matuto, lahat ay maaaring magtagumpay. Doon ay napaisip ang principal at pumayag sa pagkakataon na hinihingi ni Henry para sa mga estudyante. Makikita naman si Jack na nagpa-part-time bilang isang waiter. Habang nanunood ang mga customer, ay kinuha ni Jack ang gintong lighter ng lalaki. Akala niya ay hindi siya nakita, pero pagkatapos kumain ng mga ito ay nilapitan ng lalaki si Jack, at tinanong kung nasan ang lighter niya. Ang lalaki pala na ninakawan niya ay isang gang leader, kaya upang matuto ng leksyon si Jack ay binugbog siya ng mga ito.
Dinalaw naman ni Henry si Gordon at niyaya niya ito na manood sa mga street performer. Doon ay kumanta si Henry upang bigyan ng motibasyon si Gordon na gawin ang gusto niya. At ilang sandali pa, ay sinabayan na siya ni Gordon sa pagkanta, sa harap ng maraming tao. Makikita naman ang tatay nila Chris at Bruce na kakauwi lang sa kanilang bahay. Inutusan nito ang kanyang mga anak na ibilis siya ng beer pero hindi sumunod ang mga ito. Kaya nagalit ang tatay nila at pinalayas silang dalawa. Pero si Bruce lang ang umalis at si Chris naman ay hindi pinansin ang galit ng tatay niya. May dala namang bag ng makeup ang tatay ni Gladys, at sinabi na umasta naman ito na babae kahit minsan lang. Pero nagalit si Gladys dahil laging pinaparamdam ng tatay niya sa kanya, na mas importante ang kapatid niyang lalaki. Kaya nilagay niya ang makeup sa mukha ng kapatid niya at tumakas gamit ang kotse ng tatay niya. Dumating naman si Henry at pinigilan si Gladys, at sinabi na bawal mag-drive ang walang lisensya. Kaya naman dinala niya ito sa isang racing track. Sinama din ni Henry ang tatay ni Gladys upang magkarera ang dalawa. Naging mainit ang karera ng mag-ama, hanggang sa makalabas na sila ng racetrack. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nasagasaan ng truck ang sinasakyan ni Gladys, at mabuti na lang ay nakaalis siya bago ito mabangga. Akala ng tatay ni Gladys ay namatay ang anak niya, kaya naman nag-iiyak ito, at sinabing mahal na mahal niya si Gladys. Nang marinig ni Gladys ang tatay niya, ay hindi niya mapigilan ang maluha. Kaya nagpakita siya sa kanyang tatay at niyakap niya ito. Kinabukasan ay nagpunta naman sila Bruce at Chris, kasama ang kanilang mga kaklase sa isang rehab center. Upang interviewin ang isang lalaki na nalulong sa alak. Nagulat ang dalawa, nang makita nila, na ang i-interviewin pala ay ang kanilang tatay. Nagtanong ang isang estudyante kung paano nagsimula na malulong sa alak ang lalaki. Sumagot naman ito na iniwan siya ng pinakamamahal niyang asawa, kaya siya nalulong sa alak. At nakalimutan niya na meron siyang mga anak na dapat niyang mahalin at alagaan. Hindi sinabi ng lalaki na anak niya sina Chris at Bruce, pero sinabi nito na gusto niyang humingi ng tawad sa kanyang mga anak. Kaya naman hindi na din mapigilan ng magkapatid ang maiyak. Sumali naman si Jack sa gang na bumugbog sa kanya. Inalok siya ng leader nito na lagyan ng lason ang inumin ng isang MMA fighter bago ang laban. Dahil pupusta sila ng malaki sa kalaban nito. Sa araw ng laban, ay palihim na nilagyan ni Jack ng lason ang inumin ng MMA fighter. Pero nahuli siya, at bago pa niya may turo ang nag-utos sa kanya, ay binugbog siya ng mga ito at nilagay sa loob ng locker. Dumating naman si Henry at tinanong ang mga MMA fighter kung nakita ba nila ang estudyante niya. Pero pinauwi siya ng mga ito, at ilang saglit lang ay narinig niya si Jack na humihingi ng tulong. Agad sumugod si Henry at nilabanan ang mga member ng gang. Nilabanan din siya ng MMA fighter, pero hindi ito umubra kay Henry at napatumba niya ito. Matapos noon ay muling bumalik si Jack sa pag-aaral. Nabalita sa TV ang ginawa ni Henry na pambububog sa isang MMA fighter upang iligtas ang estudyante niya. Naging sikat si Henry sa eskwelahan, at tumaas ang respeto ng mga estudyante sa kanya. Napag-alaman din na dating estudyante si Henry, sa Taxi High School. At isa rin siya sa pinakapasaway na estudyante noong kabataan niya. May pagkakataon pa nga na binato ni Henry ng water balloon ang isang estudyante, na tumutugtog ng piano sa harap ng mga magulang. Kaya nag-away sila at aksidenteng nabagsakan ng estatwa ang kamay ng estudyante. Kaya hindi na ito muling nakatugtog ng piano. Dahil doon ay nasuspinde si Henry, at pinadala ng mga magulang niya sa Amerika. Naging pursigido na mag-aral ang mga estudyante dahil kay Henry, at pinaghahandaan na ng mga ito ang paparating na exam. Tila ayos naman ang lahat maliban kay Bruce, na addict na sa pills kaya hindi siya makafocus sa exam. Sinabi ni Henry na tutulungan niya si Bruce, pero mas lalo itong na-depress kaya naisipan itong magpakamatay. Agad sinugod sa ospital si Bruce at dineklarang comatose. Inalabas ng media, na ang eskwelahan at si Henry ang may kasalanan kung bakit naisipan na magpakamatay ni Bruce. At dahil doon ay pinagbawalan na si Henry na magturo. Nasaktan ang mga estudyante nang malaman na hindi na magtuturo si Henry sa kanila. Kaya mas lalo silang nagsipag sa pag-aaral, upang patunayan na naging mabuting guro si Henry. Sa araw ng exam, ay nakatanggap ang mga estudyante ng text mula kay Henry, at sinabing magkita sila sa eskwelahan. Pero nagulat sila nang biglang dumating ang gang leader, at sinabing sa kanya galing ang text at walang pupunta sa exam.
ginawa yun ng gang leader upang makaganti kay Henry, at walang makapasa sa kanila. Para hindi nabigyan ng pondo ang eskwelahan. Napulot ni Henry ang wallet ni Jack, kaya agad itong nagtungo sa school. Doon niya nakita na bihag ng gang leader ang mga estudyante, kaya niligtas niya ang mga ito upang makaabot pa sa exam. Nakatakas ang mga estudyante, at nilabanan ni Henry ang gang leader. At doon, napag-alaman ni Henry, na kaya malaki ang galit sa kanya ng gang leader, dahil ito pala ay si Kane. Na-aksidenteng nabali ang kamay dahil kay Henry. Dahil doon ay hindi na muling gumawak sa piano si Kane, kaya mas pinili na lang nito na maging gangster. Biglang naglabas ng kutsilyo si Kane pero naagaw ito ni Henry, at nang sasaksakin na niya ito ay hindi niya na ituloy. Humingi ng tawad si Henry kay Kane, dahil sa ginawa niya noong bata pa sila. Nakarating naman ang mga estudyante bago magsimula ang exam kaya natapos nila ito ng maayos. Makalipas ang ilang linggo, ay nakapasa ang lahat sa exam. Nakalabas na din si Bruce sa ospital. At ipinangako sa kanyang ama, na sa susunod ay siya naman ang makakapasa. Masayang-masaya naman ang principal dahil binigyan sila ng dagdag pondo, sapagkat halos lahat ng estudyante nila ay nakapasa. Muling nakabalik si Henry sa pagtuturo, at ginawa niya ulit ang kanyang style na titirahin ang sprinkler para makuha niya ang atensyon ng mga estudyante. Sabay sabi ng Welcome to my class!